Maganda at maswerteng araw sa inyong mga kaibigan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga katangian ng mga magagaling na leader ng kumpanya at mga bansa sa buong mundo. Makikita ito sa kanilang mga pirma. Sa bawat pirma ng isang leader, may kanya-kanyang katangian na nakikita. Pero mayroong common na stroke or strokes na nakikitaan ng kanilang mga katangian bilang leader. So, hahanapin natin ito sa kanilang batay doon sa mga pirma na nakuha ko mula sa online. So, ito yung mga pagbabasehan natin para tingnan kung gaano kagaling ang mga leader sa pamamagitan ng kanilang mga pirma. Ang 10 katangian na ito ay ang mga sumusunod. Ang pinakauna ay ang pagiging authoritative. Dalawa ay ang marunong mag-delegate ng responsibilidad. Ang pangatlo naman ay ang pagiging reliable or maaasahan. Ang pang-apat naman ay ang pagiging certain or may katiyakan. Ang lima naman ay ang pagiging transparent o walang tinatago o klaro. Ang pang-anim naman ay ang pagiging organisado. Pang-pito naman ay ang pagiging positibo, mag-isip. Pang-walo naman, may tiwala sa sarili. Ang pang-siyam ay ang pagiging magaling makipag-usap. At ang pang-sampo ay ang maaasahan. Itong mga 10 katangian ng mga leader o mga magagaling na leader ay nakikita din sa isa't isa or nakikita din sa ating mga pirma. Kasi lahat tayo ay may mga katangian ng isang leader, pero nasa sa atin yan kung paano natin i-enhance o palaguin o i-develop pa. Pag alam natin ito sa pamamagitan ng pagtingin natin mga pirma, pwede pa natin ito maayos para ma-maximize natin yung capacity natin bilang isang leader. Hindi lang leader sa isang kumpanya, so sa isang grupo, o leader ng isang bayan o bansa, kundi isang leader din sa loob ng bahay, o kaya sa sarili mong trabaho or sa sarili mong kumpanya. Sa pamamagitan ng pagtingin ng mga pirma, malalaman mo, halimbawa kung naghahanap ka ng taong maaasahan sa trabaho, tingnan mo lang ang pirma, malalaman mo kaagad kung may potential siya na maging successful sa trabaho niya, sa kumpanya mo, o sa kumpanya kung saan kayo nagtatrabaho. Isa itong pamamaraan para tingnan kung anong nangyayari sa subconscious mind ng isang tao. Ang malalaman mo na kung magaling ba siya mag-isip, magaling ba siya magtrabaho, mayroon ba siyang initiative, marunong ba siya mag-communicate, or kaya niya ba magtrabaho na in pressure, or kaya niya ba magtrabaho na as a team, or kaya niya lang magtrabaho kung siya lang mag-isa. So, kung ikaw ang owner ng kumpanya and ikaw yung nag-decide para
nagde-decide para tanggapin ang isang nag-a-apply para sa specific na position, doon pa lang sa pirma, alam mo na kung magaling siya o hindi. Ngayon, samahan niyo ako sa pagtatalakay sa mga pirma ng mga magagaling na leader at saka mga sobrang successful na mga negosyante sa buong mundo. Dito sa dalawang pirma na napili ko ng mga past presidents of the United States of America na sina Ronald Reagan, Theodore Roosevelt, nandito lahat ang mga katangian ng isang magaling na leader ng kanilang bansa. Sa totoo lang, doon sa mga hanay ng mga pirma ng mga past presidents ng Amerika, halos lahat magagaling. May mga konting diferensya lang sa ibang presidente, pero majority ng nasabi nating mga katangian, mayroon sila. Tatlo sa pinakamaganda na pirma ng mga past presidents natin ay sina Corazon C. Aquino, si Carlos P. Garcia, at nasa kanilang na mga katangian ng isang magaling na leader. Although doon sa mga ibang presidente pa, mayroong mga katangian man na pasok sa 10, pero hindi nila na meet yung 10 katangian. Yung iba may 6, yung iba may 7, yung iba may 8, yung iba may 5. So itong napili kong mga presidente sa nabanggit na natin ng mga katangian, nandyan sa kanilang lahat. Naman sa hanay ng mga successful na negosyante na napakarami sa buong mundo, dalawang pirma lang ang nakakatch ng attention ko. Yung pirma ni Bill Gates, or yung totoong pangalan niya na si William H. Gates III. Kung sa pangalan niya naman na Bill Gates, ang ganda naman ng pirma niya, kaya ito lang ang pinili kong i-illustrate dahil mas perfect ang stroke and napakaganda. Ganun din si Walt Disney. Lahat may ng characteristics or katangian ng isang napakagaling na negosyante, nandyan sa kanya. Pati yung sobrang creative, yung kaya lang over the years nagkaroon ng evolution man niya, pero medyo nagkaroon lang ng decrease ng energy level sa kanya, pero majority ng mga katangian ng isang napaka-successful at magaling na negosyante nandyan sa kanya. Hanggang dito na lang, sana may napulot kayong ideya at kaalaman sa topic natin ngayong araw. Paki-like, share, and subscribe.